living here in Manitoba, Canada for 7 years. Tama ba? Imagine, ang bilis. I-share ko sa inyo kung bakit para sa akin ay pag nandito na kayo sa Canada or kapag pumunta kayo dito, kapag pinili nyo ang Canada, ay hinding-hindi kayo magsisisi. Nine reasons kung bakit Canada is the best place to be. Yung pag-move dito sa Canada ay talaga namang pinag-iisipan 10 times. Kasi po, hindi po lahat ay pinapalad, hindi po lahat ay nagugustuhan ang Canada. Di-decide kayo na iiwan nyo lahat sa Pilipinas, meron na kayong bahay, kotse, maganda yung trabaho nyo. Sobrang dami nyong kailangan i-consider. Safety and security, job market, government, natural beauty, gusto nyong mag-travel dito sa Canada. Well, nasa sa inyo po yun. Anyways, ang unang-una po ay high quality of life. Alam niyo po ba na Canada ranks number 3 in terms of quality of life? Sumusunod po siya sa Sweden and Denmark. Binix nila dun sa mga factor na economic stability, income equality, job market, safety, political stability, education, at public health system. Sufficient employment opportunities. Ang dami daw kasi ng mga in-demand na mga industry talaga dito sa Canada. Number one na dyan yung healthcare, education, engineering, construction, yung agricultural. Kaya lagi nyo pong nakikita na merong mga hiring na mga farm, fruit picker. Itong video ko na to, ayan po yung naging mga trabaho ko dito po sa Canada. Naging isang healthcare aide po ako noon pong pandemic, na wala po akong experience at all. As in, talagang hindi po ako nurse sa Philippines. Like any medical background, wala po ako. Nung pandemic time is kailangan po talaga. Kaya yung mga kahit walang mga certificate ay nakapag-work sa healthcare industry. Once i-hire nila kayo, doon na lang po nila kayo ite-train. Publicly funded healthcare. Guys, alam niyo po ba? Kaya po, recently, ay hindi po ako masyado nakapag-upload. Because I just recently gave birth to a healthy, happy baby girl. I am so happy. And gusto ko lang po na ma-share sa inyo na nung nasa hospital ako, as in, wala akong inisip ng mga bayarin. Normal ko po dapat na ite-deliver si baby. Kaya lang po ay hindi kinaya. Kaya naman ay na-CS po ako. And guys, alam niyo naman po kung gaano kamahal ang CS sa Pinas. At dito po ay free po lahat. As in free. Nasa private room ka. At dami pang free. Like yung unang mga araw mo na dedicate baby, yung formula, yung mga bottles. And meron nga akong kakilala na halos na 3 times na siya na bypass sa puso. So, hindi po siya na problema. Yun po yung isa sa mga gusto ko talaga dito sa Canada. Kasi for sure kung nasa Pilipinas ka, kahit na million-million pa yung ipon mo, kapag po na hospital ka, ay talaga namang good luck. Mauubos lahat ng ipon mo, mabebenta mo pa yung bahay mo, yung sasakyan mo, lahat-lahat talaga. Kaya ito talaga yung isa sa pinakamaganda dito sa Canada. Kaya nga halimbawa sumakit lang yung ulo ko o sumakit lang yung dyan ko or may iniinda lang ako, then takbo na agad sa ospital, blood work, ultrasound and everything. Free school para sa ating mga kids. Hindi na po kayo mamuproblema dyan ng tuition fee na babayaran. Preschool, elementary, high school. Free po yan for children age 5 to 18. Kung gusto niyo po talaga na makapag-aral ng college at kahit mahal dito ang college ay pwede naman po kayong mag-student loan sa government. Tapos babayaran niyo na lang siya after niyo makagraduate. Diversity and multiculturalism. As a newcomer dito sa Canada, natatandaan ko 7 years ago, medyo mahirap po or natatakot ako na hala, baka ma-OPI ako. Baka racist yung mga tao dito sa Canada. Sobrang bago ng lugar. Hindi ko pa maintindihan yung accent nila. Kasi syempre tayo parang Filipino accent. Hindi naman pa akong trabaho sa call center. Hindi naman po first language natin ay English. Kaya naman, talaga naman hindi tayo fluent na fluent. Pero pag nandito ka na, you may find yourself surrounded by a mix of cultures, languages,
ethnicities, and religious beliefs. Many immigrants po ay nagmo-move dito sa Canada para sa safety and security. Alam nyo ba guys, natatandaan ko nung pandemic, as in ang daming nawalan ng trabaho, all over the world yan, di ba? Hindi natin alam kung paano tayo mabubuhay sa araw-araw, nawalan ng mga trabaho yung mga tao, pero I'm so thankful na andito po kami sa Canada. Hindi po kami pinabayaan ng government ng Canada. Halos lahat ng mga nawalan ng trabaho, nawalan ng mga business, binigyan po ng Canada ng grant na $2,000. Yan po yung CERB every month. As alam ko pa, yung mga banks, pag halimbawa ay hindi kayo makabayad sa mortgage, meron sila parang pwede mo siyang i-defer yung payment mo na, alam nyo yun, ay intindihan kasi nila na talagang global talaga na crisis siya yung nangyari. Alam nyo po ba na ang Canada ay 7th sa safest country in the world? Hindi ko lang alam ko hanggang ngayon. Pero yun po yung sa based on my research. Siyempre, meron din namang mga crimes. Hindi naman po yan mawawala sa kahit na anong bansa. Pero yung incidence of violent crime is low. Social services and benefits. Ayan po. Yung isa sa mga natatamasa ko ngayon, simula po nung naging pregnant ako last March 2023, nag-sick leave na po ako. Hindi na po ako nagtrabaho. Ay, nagtrabaho pala ako ng 2 months. So, 8 months po ako na nag-employment insurance sick leave. Depende po yan sa kung magkano po yung income mo or yung salary mo. Pero yung nakuha ko po noon for 8 months ay 980 something, basta kulang 1,000 Canadian dollars po. Yan po ay every 2 weeks. Ngayon naman po ang gamit ko po ay maternity leave na po. So guys, yung maternity leave po dito ay pwede po kayo mamili kung 12 months yung gusto nyo or 18 months. At ang nakukuha ko po ngayon sa aking maternity, ganun din po. Halos ganun din, every 2 weeks din. So, yun po yung kagandahan dito sa Canada. So, kung halimbawa ay medyo mataas-taas yung sahod nyo, kasi ako po ay mababa lang po yung sahod ko. Katrabaho po ako sa isang financial institution as a manager at recreation assistant sa isang healthcare facility. Yun po yung part-time ko. At bukod pa po dyan, yung child tax benefit, yan naman po ay para po sa ating anak. Depende rin po yan sa income naman, household income. Kung mataas po yung household income, ay mababa naman po yung makukuha na child tax benefit. Kapag naman po ay no income or low lang yung income ng isang household, ay mataas po, minsan po aabot yan ng $500-$600 per kid po yan ha. So kung halimbawa ay 5 yung anak mo, then mas malaki po yung makukuha mo. Meron din pong mga Canada pension plan, old age security. Easy to get Canadian citizenship. Yes, pumunta po ako dito. Permanent resident na po ako. Tapos dito na po ako naghanap ng trabaho. And then after 3 years ay makakapag-apply ka na po ng iyong Canadian citizenship. Unlike some countries, medyo complicated po yung citizenship process, saka prolonged yung waiting periods. Pero ito pong Canada, kasi nag-aim sila na ma-retain yung mga people dito po sa Canada. Kaya naman, straightforward po ang kanilang citizenship process. Basta kailangan nandito ka lang ng 3 years out of 5 years. Ipaprove mo lang yung language skills mo, either English or French. And, of course, kailangan makapasa ka sa citizenship test. Oh well, whether kung mapagdesisyonan nyo naman po na talaga namang magmamigrate na kayo dito sa Canada, ay huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Para naman po sa akin, ay merong pros and cons ang Canada. So far, so good. Dito po kami sa Manitoba, Canada, and I can say na okay naman po yung buhay. Like, hindi siya ganun kadali. To be honest guys, sa umpisa, talaga pong mahirap siya. Talaga namang struggle is real sa lahat ng bagay. Pero as time goes by, makakapag-settle naman po. Pero hindi po lahat ay pare-parehas po ng kapalaran. Possible po na merong mahirapan, meron ding madalian na pagdating nyo dito, okay na po agad kayo. At meron din namang pagdating nyo dito after 10 years, 15 years, saka pa po kayo makapag-settle. So, based po sa aking own experience, ay yung medyo relax po yung buhay. Hindi po yung sobrang fast-pacing
Siguro po sa ibang province, possible na ganun. I'm not sure kasi hindi pa po ako nakatira sa ibang province dito sa Canada. But I can say naman na dito ay nakakapag-ipon kami. You just have to work hard pag nandito ka sa Canada. Yung parang hindi ka pwede pumetiks-petiks kasi nga syempre may mga bayarin. Pero kapag naman pumasipag ka, ay definitely worth it naman. Meron kang gustong bilhin, then mabibili mo. At kung meron kang gustong puntahan, ay pwedeng-pwede mo pong pag-ipunan. Kung may goal ka, talagang makukuha at makukuha mo basta't pagsikapan mo. I feel like kung sa Pilipinas ako, na kahit na ano pa yung goal ko, para ang hirap na, halimbawa sabihin ko na, oh gusto kong makapunta ng Mexico, ang tagal mo siyang kailangan pagsumikapan. Speaking of, sinasabi ko sa inyo na dito po sa Canada ay nakakaipon po ako. Then, super thankful ako dito po sa Western Union, which is sila po yung nag-sponsor na itong video na to. Wala na akong iba na mapagkakatiwalaan pa na money remittance. Kasi alam nyo naman, di ba, pag Western Union, talagang kilala yan. Lalo na dyan sa Pinas, kahit saan kayo lumingon, kahit saan kayo tumingin, ay meron pong mga branches ng Western Union. Dito rin po sa Canada ay napakarami po. Ito pa, ang maganda sa kanila ngayon ay meron silang Ding. Etong Ding is the world's leading international mobile top-up service. Yung partnership nila with Western Union gives their customers the ability to add mobile data, minutes, and credit to any prepaid number. Diba nga na-share ko sa inyo kanina na dalawa po yung jobs ko. So, I am always working 12 hours a day. And once I get home, it is already night time. Kaya naman talagang sarado na yung mga Western Union location. Tapos when I go to work early in the morning, close pa rin yung mga stores. Hirap talaga once na nangangailangan yung family ko sa Pinas or emergency or kailangan magbayad ng tuition fee, electricity bills, bills to pay, ay paano naman ako makakapagpadala, diba? Buti nala itong Western Union na app at yung added feature ng new Ding Mobile Top Up, which makes it very easy to use at convenient talaga. Sending mobile top up through Ding means the receiver's mobile phone is top up quickly. Grabe, it's easy lang guys. Yung receiver doesn't need to do anything. Halimbawa ay kachat mo sila o kaya naman ay nakadata sila using Messenger, WhatsApp, Viber, tapos biglang nawalan sila ng load. So, paano na, diba? Tapos madaling araw dun sa kanila. Then, paano sila makakapagpa-load? Eh, ayaw nyo naman na alam mo yung kausap nyo si loved one nyo, yung boyfriend nyo, yung asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo, tapos biglang may importante kayong pinag-uusapan. Once na gamitin nyo tong Ding at nag-send kayo ng top-up sa kanila, they can easily get back online agad-agad. Mare-receive agad nila at tuloy ang ligaya. I will show you guys, ganito lang po ka-convenient at kadali, very user-friendly kung paano po kayo magta-top up at kung paano po kayo magsesend ng money through app. What's also great dito sa Ding ay very secure way to send mobile top up to any prepaid number at they provide 24/7 customer service.